Now, just be simple, humble, pure. Jesus, ayan. O, diba? Saktong-sakto yung ano ni Gian, t-shirt. O, diba? Crystal Saya, ang inyo pong chinitang tindera. So guys, for today's video ay hindi po ito tungkol sa aking sari-sari store, sa update ng aking sari-sari store, kundi ito po ay kung sino ba si Crystal Saya sa likod ng kanyang aka chinitang tindera, or ano ba ang simpleng buhay ni Crystal Saya. So guys, ililibot po kayo sa aking bahay at kayo na po ang humusga kung sino po ako at ano po ang aking pagkatao, ano po ang aking personalidad. At tara guys, at ako po ay proud na ipakita sa inyo kung ano po yung aming mga gamit at ano-ano po ang laman ng aming bahay. So guys, tara po, keep on watching! So ayan guys, mag-umpisa tayo dito sa store. Syempre ito yung front ng aming house. Sa likod ng tindahan na to, ano-ano ba ang nasa loob ng bahay ni Crystal Saya or ni Chinitang Tindera. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo marami ng kulang sa ating store at ang aking mister ngayon ay wala dito kasi siya ay namili. So ito, umpisahan natin dito sa aming gamit na electric pan. So ito ang aming electric pan is almost 4 years na siya. Nirigalo ito sa amin nung aming wedding. So ayan, tingnan nyo naman ang kanyang itsura. Kung mapapansin nyo siya ay medyo may sira na, may damage na, pero hindi namin siya mapalitan, although may pambili, pero as long as na nagagamit pa siya at mayroon pa siyang hangin na binubuga, sige go lang, dyan lang muna siya, stay put muna siya dyan sa amin. So, ayan, pag naboboring ako guys, meron akong simpleng mic dito. Kung mapapansin nyo yung mic, medyo pipi na siya kasi matagal na to. Matagal na tong mic na to sa akin, hindi pa rin siya napapalitan kasi gumagana pa naman siya, umaandar pa naman siya, so okay lang. Ito nga pala yung cellphone ni Gian, ayan. Dalawa lang, ay tatlo ang aming gadget. Itong phone na gamit ko at yung phone niya. And at the same time, itong aking Ninja or yung tablet ng PLDT na galing sa aking Binan. So, ayan. Itong aming Bluetooth speaker ay niregalo lang ito kay Gia. Nung Christmas party niya, yan ang natanggap niya. So, ayan ang aming speaker and at the same time, siya ang aking ring light. So, ayan. Ito nga palang upuan na to. Ang upuan namin is tatlo lang. Galing pa ito sa aking mahal na lola. Tingnan nyo naman. Meron pa siyang pangalan, o, diba? Merong Letty dyan. Yan ang nickname ng aking lola. Letty. So, ayan. Tapos, meron tayo ditong lumang pillow na which is pwede na siyang itapon pero hanggat nauupuan pa at malambot pa, hinayaan ko lang. Kaya may tinapay doon sa trash can kasi may amag na siya. So, ayan. Yung aking mega box. So, pa-enter na tayo dito sa aming bahay. Ayan. Pagpasok niyo dito, dito sa likod ng aking pinto, meron ditong lumang Dura box which is regalo ito sa amin din ng aming kasal. Ayan, dyan lang muna siya kasi ito ay nakatabi, hindi ko siya pinamimigay or may gustong humingi pero hindi ko binibigay dahil darating yung time na magagamit ko yan. Ayan, so syempre, dapat masinop tayo sa gamit, hindi porket may ganyang damage, diba, bili ng bili. So ayan, andyan yung aking mga picture, aming picture, ito yung aking mahal na lola, ito kaming dalawa, kasama ko yung pamangkin ko ng baby pa, ayan. Ito ang aking mga sisters, ayan si Christina, ang aming pangalawa, ang sumunod sa akin at ito ang aming bunso, si Wella, at ayan yung baby. Ayan, ito yung kasal namin nung nagkata ko ng cake. Very simple lang yung wedding namin. Ayan, halos yung iba donate-donate lang yan ng aming mga true friends. Ayan, so dito may altar ako. Tawag dito, mahilig po ako sa mga ganitong images. Mahilig po ako sa mga puon. Ayan, tapos ito po, yan po yung aming lumang rep. Ito po ang kauna-unahang napundar naming mag-asawa. Ayan po, sira na to, may diferensya na siya, binaklas na yung freezer niya, hindi na siya magamit, so yan na lang, tambakan na lang siya ng ano. Pero may purpose to, alam kong may purpose yan kung bakit hindi ko siya dinidispose pa, kasi pwede ko siyang magamit sa aking store, pang imbak ng mga stocks. No? Ito, tuwalyan yung aso ko, ng doggies ko, diba may tuwalya sila. Ito, umbrella, bigay ni Mons Clem ng Kyaku Church, at yung aking feather duster ba, tawag dyan, feather dusting. Ito, meron ako ditong ladder, ayan, pag mga hindi abot. So, ayan, galing din yan sa lola ko. Ayan, medyo may mga agyo-agyo na dyan kasi hindi na ako makapaglinis. Pero minsan, pag may time, medyo nagda-dusting-dusting ako. Ito, mega box, regalo ng tita ko. Ayan, thank you, Tita Gigi, sister ng aking papa. So, dito, ayan, sa wall, nakasabit yung mga sombrero namin. Ayan yung aming tuwalya. Dito, meron akong nakatambak na labahin. Kakatapos ko lang maglaba. Kaya, Tatay AG, ako ay magti-team replay sa iyong friend year. Ayan, tapos ito, gagawa na naman ako ng yelo kasi naubos na ang aking yelo. Nakahilera yung mga devote dyan. Ayan. Ayan yung aming mineral water. Nakaka-deliver lang. Pagdating dito, ito yung aming mini sala. Diba, tambak yung aking mga titiklopen. Ayan, may TV kami dyan na simple na alam ko 24 inches ata ito or 28 inches. Hindi siya smart TV. Alam nyo ba ang storya ng TV na yan? Isa siyang pangarap. Pangarap naming magkaroon ng
flat screen na TV na LED. So 2 years na kaming kasal noon, wala pa kaming TV sa aming apartment. Tapos nung nag-loan si Gian sa SS niya, finally nakabili kami ng TV. Kaya sobrang mahal namin yung TV na yan. Talagang hindi namin siya pinapalitan ng smart TV kasi yan ang kauna-unahang TV naming mag-asawa after 2 years. Ayan, meron tayo dyan TV Plus, andyan yung ating remote. Ito po yung aking lotion. Bigay lang yan sa akin. Tapos dito, ayan ang ating mga figurine. Ayan. Ayan yung aming figurine. Ito yung figurine namin ng wedding. Ayan, may wifi tayo at saka may telephone. Wala, walang tumatawag. Kasi hindi ko pa na ibibigay kung ano yung aking telephone number. Tapos dito, ayan yung aming bintana. Ito bintana din to eh. Kasi itong tindahan ko, terrace yan. Nung tumira kami dito, nung pinatira kami ng mami ko dito, nung binigay niya sa akin tong bahay na to, terrace yan. As in terrace yan, na nakikita mo yung labas, wala siyang cover. Kaya pag bukas mo nitong pinto, kalsada agad ang makikita mo that time. Pero ngayon, ginawa na siyang store. Ayan, dito naman sa bintana na to, ipapakita ko sa inyo yung aming source of income. Ayan, nakikita nyo ba yung bahay na yan? Minapaupahan ko yan. So far, dahil walang work si Gian ngayon, dyan kami kumukuha ng aming pang food. Yung sinisingil ko dyan is sa aming food. Ano yun? Ayan, may bumili. Dyan kami kumukuha ng source of income namin. Dati siyang bakanteng lote. So, pinatayuan ko siya ng kwarto na up and down yan. Dinaig pa ako, no? Up and down yung kanya. Dyan kami kumukuha ng aming source of income ngayon dahil no work si Gian. So, etong upuan namin, kasing edad po ito ng aking papa. Binigay po ito sa akin ng aking lola. Tapos, ayan, very antique siya. Antigo yan. Dalawa yan sila. Ayan. Tapos, ayan, nakakalso na lang ng kahoy yung kanyang paa. Hindi ko pa siya napapapukpukan. Ayan yung aming simpleng electric pan kapag kumakain kami. Ayan. Yan yung naririnig niya sa aking LS dati na maingay. Ayan, ganyan siya. Balak ko pa siyang papinturahan kasi, ayan. Ako pa nagpintura nito nung dalaga ako. Ako pa nagpintura niyan, guys. Ayan. Ayan yung aking mga tiklupin. Diba? Ako kasi, araw-araw ako naglalaba. Kasi onti lang yung aking hanger. Tsaka ayoko ng tambak, ayoko ng mabaho, ayoko ng maraming ano. Ayan, dito, ayan yung aming maliit na lamesa. Pinagawa ko lang ito. Ayan, ito yung aking monoblock. Dito nakalagay yung aming mga plato. Ayan yung aking mineral water. Yung bigas namin, medyo onti na lang siya. Yun ulit. Ang inaasahan lang kasi namin ngayon ay yung aming store. Kaya, pag kumita yung store mamaya, kasi namili si Gian eh, dala-dala niya lahat ng pera, lahat-lahat ng kinita ng store kahapon. So, pag may benta, bibili ako ulit ng bigas mamaya. Ngayon kasi, dati, pa 10-10 kilo ang bili ko. Nung may trabaho pa si Gian, ngayon is pa 3-3 kilo na lang. Ito yung aming rice cooker na sobrang tagal na rin. Halos medyo may ground na yung wire niya. Hindi pa namin siya mapalitan dahil nagagamit pa naman and ini-electrical tape na lang namin. Ito ang aking rep na simple, maliit. Nandito yung freezer sa baba, ayan. Simple lang. Ang bili lang namin dito ay 6,800 sa online, sa FB. At February ko pa ito nabili. So far, so good naman siya. Ito yung aming kalan. Tapos, wala ngayong laman yung aming M-gas. Naubusan kami, kaya we are using super kalan. Tease-tease lang muna talaga ngayong panahon na to. Dahil kailangang magtipid talaga. At hindi talaga tayo ubos biyaya kasi hindi naman kami katulad ng iba na may inaasahan sa buhay na may magulang na malalapitan na, ma, wala na kaming bigas, baka pwede naman. Hindi kasi ganun yung life namin. Hindi naman kasi ganun yung life namin. Kumbaga, hindi kami katulad ng iba na may inaasahan na isang hingi mo lang, isang kalabit mo lang sa mama mo or sa kahit sino sa kamag-anak mo ay isang pitik lang bibigyan na nila kayo. Talagang sariling sikap namin ito. Wala man kaming bigas, wala man kaming maulam, hindi naman kami makapagsabi doon sa aming mga kamag-anak na, ma, wala kaming bigas, wala kaming ulam. Never po kaming nagganon. Never po. And talagang, simulat sa po na nag-asawa kami, talagang, ultimo isang butil ng bigas, talagang kami ang bumibili, no? Tsaka, ngayon kasi, medyo mahirap ang buhay kasi wala akong katuwang dahil walang work si Gian. So, bali ang source of income namin is yung aming store. Yan ang aming bread and butter, kung tawagin nga ni Miss Yvonne. So, dito tayo guys sa aming kwarto. Itong kwarto namin is walang ilaw kasi tinanggal ko yung ilaw nito dahil nagtitipid ako sa kuryente. Yes po. And kailangan magtipid. So ayan nga po pala, flex ko lang yung isa ko pa sa appliances, blender, may heavy duty na blender yan, maganda po yung blender na yan, galing kay Kiowa, ayan, maganda po yan, iniingatan ko po yan kasi yan po ang pinakamahal sa aking appliances. So naipakita ko na sa inyo, blender, itong simple na rep namin na hindi ganun kalakihan pero okay na, napagtsatsagaan namin yan at mahal na mahal ko ito dahil katuwang ko na rin ito sa aking paghahanap buhay. Ayan, pangalawa, pangatlo, matuturing bang appliances to? Yes naman, diba, mura lang yan, 250, pasensya na hindi ko pa siya nalilinis. Isan. Ito din, pang-apat na appliances, rice cooker. Pang-lima, itong aming simpleng TV. Ayan.
Yes, proud ako sa bahay ko. Kung ano man itsura ng bahay ko, yan ako. At take note, aking bahay po ito, sa amin po itong mag-asawa, nabigay sa amin ng aking lola. And thank you for that, mommy. And dito na tayo sa aming kwarto. Ayan, yung aking pang-anim na appliances na hindi pa rin nalilinisan dahil busy. Ayan yung aming tarpaulin ng aming wedding. Ayan, thank you sa nag-sponsor niyan kay Sir Conrad. So, ayan, dyan, may nakasabit kasi hindi ko pa matiklok. Ayan, ito yung aming ano, ayan, tawas yung ginagamit namin sa aming kilikili. Ayan, wado, ito lang yung simple lang ng kwarto namin. Ayan, merong lumang suklay na pwede namang bumili. Pero hanggat na isusuklay pa siya, go lang. Diba? Ito yung aking isa pa sa lotion. Epicacet, konti na lang siya. Ito yung aming Durabox. Ayan, sira na rin siya. Nabasag yung nasa itaas. Ayan, ayan, simple lang. Diba? Yan na yung aming Durabox. Pwede naman siyang palitan, pero okay pa yan. Carry pa yan. Maaabutan pa yan ng aming future son or daughter. So, ito po, yung cabinet na yan. Antique din yan, guys. Mas matanda pa po sa akin yan. Galing po yan dun sa kwarto ko, dun sa bahay ng aking lola. Yan, sa akin po na yan. Sa akin na niya po yan ibinigay. Sobrang antique po yan. Matanda pa po sa akin yan. Again, dyan po nakalagay yung aming mga pangalis. Ayan. Masino pa ko eh. Gusto ko yung mga panglakad, pangalis, mga nakahanger. Ultimo jacket, nakahanger. Para madaling makita yung hahanapin. Ayan, uniform medyo yan. Ayan, nandiyan lahat. E dito naman yung aking mga kortina. Ito yung aking wedding gown. Wedding gown na 250 lang ang bili ko dyan. Yan, 250. Andyan yung mga accessories, yung aking belo, yung aking ring, ano ba yun? Basta yung coin bearer, andyan. Andyan yan sila. Andyan yan. Tapos, ito yung bag ko nung aking wedding. Andyan. Pati yung garter na nilagay sa aking singit. Andyan. Ayan, andyan. Ito yung bag namin, travel, pag mag-ano kami sa Cebu, pumupunta, kasi taga Cebu si Gian, umuwi kami doon. Andito yung aming mga documents, ang aming mga certificate, ang aking diploma ng college, diploma ng high school, ganun din kay Gian yung diploma niya ng college. Andiyan naming mga marriage certificate, andiyan. Andiyan 'yan, ayan. Ito, very simple, halos yung iba ay ibang gamit namin is puro pamana, puro bigay. Ayan, ginawa ko lang itong ano na to eh. Ayang bakal na 'yan, sinabit ko 'yan diyan kasi para minsan yung pantalon ni Gian pagka halimbawa kung ano yung uniform niya bukas, diyan ko na sinasabit para ready to wear na lang. Ayan, medyo madumi 'yan diyan sa taas. Oo, ayan. Eto, dito kami nahihiga. So, pasensya na, medyo lukot siya. Kasi kakabangon lang ni Gian. And, syempre, ano ba, ang lalaki ay hindi naman halos lahat ay pagkabangon talagang magtitiklop or mag-aayos ng unan, ganyan. So, ayan, binadali ko lang yun, ano yun, dahil sa vlog lang. So, kung mapapansin nyo, yung kama na yan, di ba, parang ang laki-laki, parang ang sarap-sarap matulog dyan, parang ang ano, ay nako, eto na, i-reveal ko na kung ano yung tungkol sa kama na ito. Etong kama namin na ito ay pinagdugtong lang naman yan ng, yan, sopa. Ayan, sopa yan guys, sopa. Na, ang kalahati ay sopa, ang kalahati ay, ayan, folding bed ba tawag dyan? Ayan, ang kalahati ay folding bed. Ganyan lang kasi kami kasimple. Tapos, nilagyan ko lang yan ng unan, na ganyan, kasi itong aming comb, ayan, hanggang dyan yung unan yan. Kasi yung aming comb, di naman nakakahiya na siya, diba? Pero hanggat maaari, hanggat nahihigaan pa, hanggat pwede pa, go lang. Kasi itong comb is 2 years na siya. Ang bili namin dito is 1,000 sa SM Valenzuela. Opo. At sobrang nipis na niya, guys. Kaya pag nahiga ako doon, kasi diyan yung pwesto ko. Kaya pag nahiga ako diyan sa diyan, ramdam ko na yung bakal ng folding bed sa likod ko. So kasi ako, alam naman ni Gian 'yan na laking Uratex ako. Uratex talaga kasi ganun yung foam doon sa bahay ng lola ko. Ganun yung hinihigaan namin sa lola ko doon sa mga kwarto namin doon. Talagang Uratex siya na sobrang lambot. So ayan, nilagyan ko siya ng unan diyan para pag nahiga ako, hindi ko ramdam yung bakal. Kasi yung sakit naman eh. Diba, deserve nating mahiga. Deserve nating matulog ng masarap. Deserve din nating mahiga sa malambot. Pero kasi, ayan, diba, medyo malambot siya. Pero pag wala yung unan, ramdam na ramdam mo yung ano, yung bakal. So, ayan guys. Yan ang aking simple. Yan ang aming simpleng pamumuhay. Na wala nang hinihingi pang kapalit. Dahil kami ay kontento na kung ano ang meron kami sa aming buhay. Kasi kung ako ay talagang, what you call this, ako talaga ay magarbo, social, hindi ako magtsatsaga sa ganyang higaan, di ba? Hindi ako magtsatsaga sa ganyan dahil doon sa house ng aking lola, malambot na malambot ang aking higaan doon. At ang aking unan ay hindi ganito na parang bukol-bukol na. Masarap doon, may aircon ka pa dito, ang init. Oh. Ayan lang, simple lang ang aming life. Minsan nag-uulam lang kami ng tinolang isda, nilalagyan ko lang siya ng dahon ng kamote, sinasahugan ko lang ng kamatis, laglagan ko lang siya ng magic sarap, okay na. Yan. Ito yung aking bag. Nag-iisa kong bag dahil hindi naman ako mahilig sa mga magagarbong gamit. Ayan lang. Ayan. Proud. Ito ako. Ayan.
ano ba bang nakikita nyo? Ayan. Ayan yung aming mga gamit. Helmet ni Gian. Ayan. Ito yung aming, ito yung picture namin ng prenup. Ayan. Sa ano lang yan? Picture City. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. Yung aking mga frame. Natuwa lang ako dyan kasi 199 apat. Kaya binili ko sila sa Isitan. Ayan guys. This is me. This is me. Ayan. Si Kaway ka! Ayan, ayan yung aming motor, ayan lang yung aming sasakyan. Pangalawa na naming kundar na motor yan. Di ba babe, pangalawa na yan? Yung isa, binigay namin sa kapatid ni Gian. So, hindi namin siya binenta, binigay na lang namin. So, ayan, ayan yung pinamili niya. Ayan, ayan ang aming fruit of labor. Sa tagal ng pag-work ni Gian, nakapundar na siya ng dalawang motor. Ayan, so ayan. Yung aming helmet, sobrang tagal na yan. Sobrang tagal na ba yan? Sa dash wave pa ba yan? Hindi. Ah, dyan ba yan? Ayan, hindi namin mapalitan, wala. Nagtsatsaga lang kami. Hanggat nagagamit pa, di ba? Babe, di ba? Hanggat nagagamit pa. Ayan, ganyan kami. Hanggat nagagamit pa. Hindi kami bili ng bili. Ayan. Ayan, di ba? Yun yung upuan. Ay, nasan ba isa? Sabi ko dalawa yung upuan. Ayan, o. Oh. Di ba? Dalawa lang upuan namin. Monoblock. Ayan. Dalawa lang siya. Kasi dalawa lang ang tao dito. So, ayan guys. Yan lang ang masishare ko sa inyo. Kung sino ako at ano ang aking pamumuhay. Ano ang... So yun guys, yan ang masishare ko sa inyo kung ano ang aking pamumuhay, sino ako at ano ang mga naipundar namin, gaano lang kami kasimple, di ba? Kung na although kaya naman namin na makipag ano yun babe, makipag yung bang ano, hindi ko alam yung term na sa dulo ng dila ko eh. Yung ano ba yun? Yung kaya naman namin makipagsabayan sa mga iba't ibang ano, pero hindi kasi talaga namin ugali yun. Hindi namin ugali na ano. Ito lang. Simple lang. Kasi sabi ng Benan ko, sabi ng lola ko, dapat humble ka lang at kung sino ka. Tama ba? Simple, humble. Ayan o. Ayan o. Just be simple, humble, pure. Jesus. Ayan. O diba? Saktong-sakto yung ano ni Gian. T-shirt. O diba babe? Ito lang buhay natin babe. Shinare ko sa kanila kung ano yung mga gamit natin sa bahay. Diba? Ayan. 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 Alam naman ni Gian kung sino ako. Kasi ano to eh. Marami tong mga naging ex na social pero ako ang pinili niya. Diba? Di ba natawa siya? Di ba babe? Ano bang nagustuhan mo sa akin babe? Ano? Ano? Maganda. Tapos? Mabait. Tapos? Sige guys, bye bye! Ito lang po ang aking chika. Wala akong masyadong content. Yan, bye bye! At mag-display muna ako ng kanyang pinamili. Diba? Yan, laki na ng mukha ako. Grabe. Bye!